Go. Magandang araw po mga kaibigan. Gaya ng naipangako ko po sa inyo, pagkatapos ng rescue, magbabahagi po ako ng konting kaalaman. Cobra King lang po ito. Kamaskara lang. Ngayon po, ang ibabahagi ko po sa inyo na konting kaalaman ay tungkol sa mga sawa. Dito po sa atin sa Pilipinas, sa tagal po ng experience ko sa mga ahas, yung isang klase ng sawa lang po ang nakikita ko rito. Yun po ay ang reticulated python. Pero ang nakakapagtaka po, may mga tao na nagsasabi na marami daw klase ng uri ng sawa dito sa Pilipinas. Meron daw sawang bitin, sawang gapang, o sawang tubig. Yun po ang lilinawin natin. Ganito po yun. Akin na po yung reticulated python. Ito po. Ito po ang reticulated python. Ayan po. Medyo mailap po ito kasi kakukuha lang po niya. Ayan po. Ito po ang madalas makita natin na kung tawagin natin ay sawa. Ayan po. Reticulated python po yan. Ngayon po, may isang uri po akong ipapakita sa inyo na parang sawa din. Na tinatawag nilang sawang bitin. Yun yung tinatawag niya sawang bitin. Ipapakita ko po sa inyo ang diferensya nila. Ang tawag po dito ay Boyga cynodon. Ang Boyga cynodon po ay isang uri ng ahas na kabilang sa Colubridae family. Ito po ay rare pang. Ito po ay may venom pero mild lang po. Ang kinakain po nito ay mga ibon. Ito po. Kung mapapansin nyo po, ayan po, parang sawa ang ulo niya. Ayan po. Ang kulay niya rin ay parang sa sawa. Ito po yung sawa. I-compare po natin. Ayan po. Kung makikita nyo, halos magkamukhang magkamukha ho sila, pati yung lining ng muka. Ayan po. Ano po? Pero magkaiba po yan. Ito po yung tinatawag nila sa sawang bitin. Kasi po, ito po, nasa matataas na puno lagi. Makikita. Pero hindi po ito sawa. Ulitin ko, ito po ay Boyga cynodon. Isang uri ng ahas na nabibilang sa Colubridae. Ang pangil po nito ay rare pang at mildly venomous. Hindi po gaya ng sawa. Kung mapapansin nyo ang sawa, may mga maliliit na butas kung tawagin ay L'Oreal pits. Ayan po. Pati dun sa nguso niya sa harap. Bukod po sa butas ng ilong, may mga ano po siya, heat sensor. Ayan po. Ang tawag po niyan ay L'Oreal pits. Ginagamit po nila yan pang sense sa kanilang mga prey. Sila po ay night predator kasi panggabing ahas. Samantalang ang Boyga cynodon, wala po. Wala pong L'Oreal pits. Bagamat pareho po sila ng mata, ng sawa, wala po siyang L'Oreal pits. Ayan po, naintindihan nyo na po, ito po ay hindi sawa. Ito po ay Boyga cynodon, isang uri ng ahas na napagkakamalang sawa. Meron pa pong isa. Yung parang sawa rin po siya, pero hindi rin po siya sawa. Ito ay makikita sa tubig at makikita rin natin sa lupa. Ang tawag po dito ay killback snake. Ang killback snake po ay kumakain ng palaka. At ang killback snake po ay madalas makita sa tubig. Ito po. Ayan, killback snake. Ito po ang killback snake. Kaya po napapagkawalan din sa wagawa ng sa pattern niya. Ayan po, pattern niya. Sayo mo. Ayan, iskita na, di ba? Ayan, sa pattern niya po. Ang pattern po nito ay parang sa sawa rin. Ito po ay kumakain naman ng palaka at isda.
Yan po. Ito po ay mild venomous din. Rear pang din siya. Ang pangil niya nasa likod. Yan po ah. Hindi po siya sawa. Ito po ang sawa. Yan po. Kasi yung iba ho, sinasabi nila sawan tubig daw po ito. Pabalik na ako sa upuan. Yan po. Yan po. Mga kaibigan, sana po ay may natutunan kayo sa konting kaalaman na naibigay ko po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sana po patuloy ninyong suportahan ang vlog ko. Marami pa po akong ituturo at ipapakilalang ahas sa inyo upang sa ganun maiwasan po natin yung pagpatay sa kanila, dahil hindi naman sila makamandag kapag kakamalan lang natin. At maiwasan din natin yung takot, kasi kailangan makilala natin para hindi tayo matakot. O, ang makamandag dito sa Pilipinas, na na-encounter ko, apat na klase lang. Isa yung sa dagat, isa yung coral snake, yung viper, at saka yung cobra. Papaliwanag ko po yan sa inyo sa susunod. Maraming salamat po, maraming salamat po. Cobra King po. Shout out kay Ambet. Yo, what's up guys? Mga kaibigan, nakikita niyo po ba ito? Ito po ay mga baby hatchling cobra na na-rescue po namin. Ito po ang dalawang to. At ito ang Naha Pilipinensis saka bronze buff na ahas ang kasapang po. Turn over po natin ito sa vet ng City Vet ng San Pablo. Tapos, examine nila, pag okay, i-release nila through DNR. Tumawin. Sabi ng day na agenda. Thank you.
Okay mga kaibigan, nakita po ninyo, nirelease na po rito yung mga brown rat snake. Mga non-venomous snake po yan. Ngayon po ang susunod namin pupuntahan, City Vet of San Pablo para i-turn over yung mga venomous snake gaya ng mga Philippine cobrang maliliit at yung mga cobra na na-rescue po namin. So dadali namin yun sa vet para ma-examine. Pag okay na po siya, i-turn over nila yan sa DNR para ang DNR po ang bahala mag-release. Abangan nyo po. Maraming salamat po.